What's up sa mga kabarangay ko dyan? Chairman is back again with another vlog. Yeah! Yes, of course, we are back here in our... Yes, we are back in... Mali ah. Yes, nagbabalik na naman si Chairman, no, dito sa kusina. So, obvious naman siguro sa inyo, no, kung ano ang vlog ko today. Ang vlog ko today is tuturuan kayo kung paano magluto na... Italian carbonara, no? Itong Italian carbonara na ito ay ibang-iba sa carbonara na nakasanayan natin. Na puno ng sustansya at linamnam. Na puno ng all-purpose cream. Well, totoo na naman puno ng all-purpose cream yan. Tapos may E din pa. Wow! Well, dito sa Italy, hindi ganun yun. What? Ibang-iba, no? So malayong malayo. Makikita nyo mamaya kung paano ang pagkakaiba ng Philippine carbonara sa Italian carbonara. At ito ang mga kailangan natin para sa ating lulutuin. Basic na basic lang. Let's go! At ito ang pinapaborito kong sangkap ng Italian carbonara. Paminta. What? Paminta. Well, tuturuan kayo ng napaka-importanteng Italian word today. Hindi niyo makakalimutan. Paminta. Ang Italian word ng paminta ay napaka-simple. Hindi niyo malilimutan, sigurado ako, lalo na sa mga kalalakihan. Ang paminta sa Italian ay... Pepe. Oo. Pepe. Pag nagtanong ka sa supermarket kung nasan yung paminta, sasabihin mo, nasan ang pepe, no? So dito may dalawang klase ng pepe. May pamintang puti at may pamintang itim. So syempre, white pepe at saka black pepe. Yung itim dito, ang tawag doon, pepe nero. Yung puti naman, ang tawag doon, pepe bianco. Yun, puting pepe at itim na pepe. At yun ang pinakapaborito kong sangkap ng Italian carbonara. So simulan na natin. Let's go! So ang una natin kailangan gawin, kailangan natin magpakulo ng tubig. Yung tubig dito maputi, tingnan nyo maputi yung tubig kasi kakaiba yung tubig dito sa gripo eh. So ganyan siya, no? Mataas daw yung calcium niya. Medyo... duda ako. No? Pero yun yung normal dito eh. Pero ginagamit ko is mineral. Kasi duda ako dyan. Kulay puti. At susunod dyan, syempre. Isang kutsarang asin. Yung asin, depende sa ano, yung ilalagay mong asin sa tubig, depende sa timplahan mo, no? Kasi yung sauce niyan mamaya is, lalagyan mo rin ng konting alat, no? So, depende sa'yo. At saka yung pancetta o yung bacon dito, maalat siya. So, kaya kailangan tansya-tansya din sa paglalagay ng mga maalat. Yun! At ngayon naman, tuturuan kayo kung paano i-ready yung sauce ng carbonara dito. Napaka-basic lang. Ibang-iba to talaga sa carbonara ng Pilipinas. Pero masasabi ko, no, sa sarili ko, na mas masarap yung carbonara natin. Hindi ko ipagpapalit yan. Mas nakakataba nga lang. Pero mas masarap. Kasi mas nakakataba, mas masarap. Alam nyo na yun, no? So ngayon, nilagyan ko na ng oil yung pan. Pagkatapos nyan, lalagyan mong bawang. Bang! Bang! Bakit buo yung mga bawang ko? Well, sabi ko nga, Italia, no? Ayaw nila nakikita yung bawang sa... What? Sa pasta nila. So, tatanggalin natin yan, no? Pakukuluan lang natin, no? Papaamuin lang natin. Papalasahin lang natin dun sa oil. Tapos yan, ilalagay na rin natin to. Sabay-sabay na yan, no? Kasi pagka pinainit mo ng gusto yun, masusunog na sobra tong pancetta. Ayaw ng mga Italian na kulay itim yan. Kailangan ni, blend lang sa kulay, no? Ayaw nila ng mga sunog-sunog.
hindi natin tulad ng mga Pilipino, mahilig tayo sa mga sunog. No? Yay! Pepe? Nero! At ayan, nilagay ko na lahat. Tapos, papalulutuin ko na lang ng konti. Medyo mid-fire lang. Lulutuin lang natin sa mid-heat yan. No? Para hindi masunog. Yung bawang, pancetta, konting asin. Kasi to, pancetta, konting asin lang. Kasi yung pancetta, maalat na yan. Yan lang yung sauce niya. What? Tapos mamaya, itlog. Last yung itlog. Okay? What? 2 tay. Anong ginagawa mo, 2 tay? Baka yun ay bastos. Hindi gusto yan ng tao. Ay talaga naman salamat, Shopee ka. Ay nakakapagkaya na yung iniisip ko. Oo. Huwag kang magpapalungad dyan. Ikaw nasa kusina. Yan ay pinaglulutuan ng pagkain. Ikaw huwag bastos, ha? Huwag ikaw bastos. Uy! Nagbabati lang ho ng itlog. Bati lang. At ito na yung itsura ng sauce natin, no? So, ganito lang siya ka-basic. Yan na yun. Yan na yun. Oh? Kita nyo? Yan na yun. Walang iba. Walang all-purpose cream. Wala. Walang mushroom. Wala. Walang chicken. Wala. At saka ito. Yan, no? Mag-focus ka naman. Ayaw nyo mag-focus. Ayan, no? Itlog. At dito naman sa Italy, no, pagdating sa pasta, marami silang type of pasta dito. Siyempre, pasta country to eh, no? Pag nagluluto sila, dinidepende nila yung pasta sa sauce. So for example, itong carbonara natin, ang gagamitin ko lang dito is yung parang spaghetti lang. Pero iba to ngayon eh. Yan o, kamot siya. Healthy type of spaghetti to na pasta. Kasi diet chairman, tumataba na tayo. Kailangan healthy tayo. Siyempre, para okay ang buhay, no? At yun na nga, ang mga example ng pasta dito, no? Di ba sa atin, pag nagluto tayo spaghetti, spaghetti pasta, siyempre, pag nagluto tayo macaroni, macaroni pasta. Parang yun lang yung dalawang yung nakikita ko sa Pilipinas, eh. Pero dito sa Italia, magkakaiba. May gnocchi, may tagliatelle, at marami pang iba. Iba-iba pa yung hugis ng mga pasta nila. Ang pinaka-favorite ko yung tagliatelle kasi ano siya, fresh pasta siya. Masarap siyang gamitin. Ewan ko, masarap siyang gamitin, lalo na sa carbonara. Para sa akin, yun yung preferred kong pasta. At sa mga seafood pasta pa, kasi the best yung mga seafood pasta, lalo na yung hipon. Sarap nyon! Sarap! Napakasarap! So tuloy na tayo sa pagluluto. Dami pa sinasabi. Yun, at lalagay natin to. Si kamut, no? Kasi pinapakati si chairman ngayon. Kaya ang gagamitin natin pasta ay kamut. Corny ng joke na yun. Pero baka pwede na. Baka may matawa. Natawa ka ba? Natawa ka ba? Tumama ko pag hindi ka natawa. Tara na. A few moments later. Yun! Wait na lang natin yung maluto. At ready na yan. Sunog pa yung bawang, oh. Very wrong, my friend. Tsaka natin ngayon ilalagay itong itlog. Pagkatanggal na natin sa apoy. Yan. Pampakulay lang yan. Yon. Ito sa haluin natin habang mainit pa. Yes. Mix it well. Ayun yung ayaw nila, yung may naluluto, ganun. Kung nakikita nyo yung naluluto, ayaw nila yan. So, mali ito. Kasi mainit pa eh. Bukas ba yung apoy? Bukas pa nga, wow. Kaya naman pala eh. Hirap kasi. Hirap may hawak na camera din eh. Oo. Nagbablog ka, tapos nagluluto ka. May baba ko nga to. Ha? Eto na nga ang ating carbonara ala Italiano, no? Wala lagyan ko sana ng basil leaves. Kaya lagyan basil leaves sa labas. Ilang daan taon na itsura niya eh, oh. Pagod na siya sa buhay niya.
Well, few na yun, ayaw natin nun. Hindi na siya fresh. You know, so that is it for today. And I hope you enjoy watching how I made my carbonara Italiano. No? Mas gusto ko pa rin carbonara natin, no? Cause that shit is the bomb, no? At yun na nga, no? It's time to go now, cause I'm about to eat this motherfucking dish, alright? Medyo sablay. I'm sorry. Again, I am sorry. Alright? But, see you again next time, and see you to my next vlog. Keep safe, everybody. I love you all. Bye-bye. Bye-bye.